kaibigan, ito na po yung transformation sa inayos nating Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Pag-uusapan naman natin ang tungkol sa vacuum cleaner. Meron pong Samsung Cyclomax dito na ating ayusin. Ang problema niya ay itong hose. Sira po yung hose niya. So, ito po yung kadalasang sira ng mga vacuum cleaner. Kasi pag ginagamit natin, nagagalaw at nabibinat ito. Kaya unti-unti itong bumibigay ang mga hose niya. At saka yung may-ari, nabandona na rin. Kasi ginawa niya ng paraan, linagyan niya ng electric tape. Pero pag ganun po, temporary po lang na remedyo ang mga bagay na yon. So kailangan po natin ng magandang solution para maganda yung higop ng vacuum cleaner. Kasi kahit kunting butas lang po siya, yun po nang magkukos kaya mahina ang higop ng vacuum cleaner. Ayan. Madumi na rin, inabandon na talaga. So, sasamahan niyo po ako at papakita ko sa inyo kung paano remedyohan itong sirang hose ng vacuum cleaner. Okay, so papakita ko po yung step by step paano gawin. Okay, so umpisa, tanggalin muna natin itong nilagay nila na electric tape. Putulin na lang natin, total ayusin naman natin. Yan. Yung mga iba naman, ang ginagawa, nilalagyan nila ng silicone. Pero temporary lang po yan, hindi po epektibo na paraan. So madali lang po itong ayusin. So papakita ko po. Madali naman. Make sure po pag magdugtong tayo, kailangan tignan natin, baka mayroon mayroon ding sira na dun yung itutugtong natin. So kailangan masigurado natin na yung matibay pa at intact yung itutugtong natin. Okay, so dito na lang mag-allowance tayo ng 1 inch. Dito na natin putulin. Yan. Tagalin na, tapon na natin yan. Yan. Ibali ganyan po yung idudugtong natin. Ang pagtanggal po dito, simple lang kasi dun sa factory na pinanggalingan nito, linalagyan nila ng pandikit dito. Pero madali lang pong tanggalin yan. So, kailangan natin ng screwdriver. Yan. Unti-untiin lang po natin ipasok dito. Ayan. Ayan. Makita nyo po, lumalabas na siya. Ah. Po kayong matakot na gawin to, ganito. Ayan. Maring lang na paikutan, unti-unti para matanggal yung pandikit na nilagay nila. Ayan. Unti-untiin lang. Okay, natanggal na po siya. So, ito po yung natanggal natin. Yan. Kung makikita po, makikita po natin, meron siyang pandikit na inilagay. Yan. So, maglalagay din tayo ng pandikit mamaya pag balik natin. Kuskusin lang dito sa bungad. Yan. At sa toob.
tanggalan natin ng kumabit na pandikit para maging maayos na lalapad ng paigi. Ayan, okay na. So, ang gawin po natin, linisin muna natin ang ganti dito. Meron siyang mga alika-alika, buha-buhangin. Ayan. So, dito po, pansinin po natin, meron po siyang thread. Ayan. Meron po siyang thread. Kahit dito sa loob, meron din po siyang thread. Ayan. So, pag ipasok po natin siya, paikutin lang po natin siya ng konti. Ng dahan-dahan. Ayan. Para pumasok. Ayan. Parang maglalagay ng tornilyo. O, pumapasok po siya. Ayan. Ayan. Ayan, maluwag na, mahigpit na po siya. Kasi meron parang, nag-thread siya na parang yung, parang tornilyo. Thread. So, kung tanggalin natin, luwagan lang natin din ng baliktad. Okay. So, bago natin i-fix, dahil wala akong rugby o kaya, kung meron po kayong mga rugby o kaya yung contact cement, dahil wala ako ngayon, lalagyan ko na lang siya ng dito yung parang mighty band. Pero kung meron kayong silicone, pwede rin kung meron po kayong silicone. Wala pong problema. Kung ano po yung available na pandikit na meron po sa inyo, okay lang po na gamitin niyo. Dumikit. Ayan, okay na. Tumigas na rin kasi itong pandikit na ginagamit ko. Ayan, okay na siya. May lumabas na. Ayan. Palibutan lang. Lalagyan. Yan, pwede na. Lagay na natin yung yan, meron na po siyang kwan. Meron na pong ilagay na pandikit. Yan. Pasok na natin. Yan. Mapapansin nyo naman pag hindi lapat, parang may pumipigil pag pumasok. Pero pag maganda yung lapat niya, dire-diretso siya. Ayan. Ayan lang at patuyin ng mga 5 minutes. Pag karan ng 5 minutes, pwede na natin na testing it. So habang pinapatuyo natin, linisan natin ng konti itong gan. Linisan natin itong vacuum. Ang dami siyang buhangin. Nabando na siguro sa labas to. Yan o. Okay pa doon ha, 2011 model. Ayan. 2011 model. Para rin tayong gumagawa ng restoration project nito. Saka pala sa susunod, papakita ko din sa inyo yung mga troubleshooting doon sa loob. Kasi halimbawa, yung mga vacuum pag medyo may katagalan na, ang problema din,
mahina na humatak pabalik itong extension wire niya. So pwede pang ma-remedyohan 'yon, pero kailangan natin baklasin sa loob. I-adjust natin yung coil spring niya sa loob. Binatin natin para hihilahin niya. So, magpapakita po ako ng video tutorial sa susunod kung paano gawin. So sa ngayon, ito lang muna. Kung ginawa natin, kung okay na ba, testingin natin. Bugtong po natin ito. Ito po yung inayos natin kanina. Yan, lagay natin. Oh, lapat na po siya. Testingin na rin natin ngayon. Yan po yung mga dumi. Ito po yung inayos natin. Ito gaya kanina. Kaya ito po siya. Okay. So, ganun lang po kasimple yung magpalit ng pag-ayos ng hose ng vacuum pag nabutas o kaya naputol. Yan. Sana may natutunan po kayo sa video na ito. At hindi pong kaligtaan mag-subscribe kung hindi pa kayo nag-subscribe. At share nyo din sa mga kaibigan nyo upang mabihayaan din sila sa tutorial na ito. Marami pong salamat. Ito po ulit, nagpapaalala sa inyo ang J-Networks. Kung may remedyo, i-DIY natin yan.